maikling buhay lang po about kay Papa. Si Papa po ay walang kinakisgan na magulang. So, nakatira siya sa kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid na lang po niya ang nag-alaga sa kanya. Nag-aaral siya nung bata pa siya. So, doon siya sa mga kapatid niya, nagsama. At hanggang sa lumaki siya, at napag-isipan niya, ang sinabi niya sa akin is, nung bata pa siya is, meron din po siya, nakaano po siya ng bisyo. Yung mga gawain ng mga bata. Pero sa siyang kaybuti ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon at naging pastor siya. So, simula noon, nagdala na po siya ng simbahan dun sa Panguandig, Arakan Valley. So, doon po siya nagpastor, na-assign po. So, ang buhay namin kasama si Papa ay siyempre wala masyadong trabaho kasi nag-aano lang po siya sa simbahan. Kaya medyo mahirap po. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, nandyan po siya. Naging masaya po kami at sa pagpapastor ni Papa. Isa pong lumad si Papa. Isang lumad. Kinakisgan niya dyan sa Kidapawan City. Dyan sa lumaki. Hanggang sa nakita sila ni Papa. Natapos ni Papa yung pagdala ng simbahan. Maraming simbahan din yung nadala niya hanggang sa nag-resign na siya or nag-retired pastor na si Papa. Ang ginagawa niya ay nagbenta na lang po siya ng walis para po pang support niya sa amin na kanyang mga anak sa pag-alaga niya. Tapos yun po ang ginagawa niya kahit naging exercise na rin po niya. So natutuwa lang po si Papa pag nagbenta siya ng walis sa amin. So merong mga tao na mga papabait. So binibigyan siya, pinapakain siya. Yung iba, binibigyan siya ng libre. Pagkatapos, yan po si Papa nung malakas pa siya, makalakad pa siya. Makalakad pa siya, tapos, yung naging lumating yung problema natin, nasa bahay na lang po si Papa. Masaya po kami magkasama. Ito po yung pamilya ko sama si Papa. Masaya po kami kahit na mahirap lang po kami. Andyan po si Papa at sa mga po niya. Mabait po siya. At saka tinuturoan din po niya kami. So hindi ko talaga makalimutan ang mga tinuturo ni Papa sa amin. Side, nag-attend pa siya ng birthday ng anak ko. Dalawa kasi yan eh, nagsabay sila. February 3 at saka 4. Nag-birthday yung anak ko. Tapos, nung nagdaang taon, April ito, nag-attend pa kami ng reunion. Reunion yan siya. So, nandun kami, magpamilya. Hindi man kumpleto, pero masaya na rin kami. Ito yung last na reunion na magkasama kami ni Papa. Last April. April, buwan ng April. Yan po yung Papa ko, si Kunanan Pagayaw Senior. Ito din yung time ng last birthday ni Papa noong last year, June 4. June 4 po yung birthday niya. Masaya siya.
Diyan sila lahat, mga anak ko, kapatid ko. Masalisalo sa kunting handa nila. Masaya na rin ako dahil nakita ko sila na nagkasama. Yan. Ito po yung mga anak ko. Anak ko at pamangkin pala. Yan siya. Kasama ni Papa. Ang buong pamilya, kasama si Papa, mga kapatid, mga anak ko, mga apo ni Papa, yan lahat, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walo. Ang gusto lang talaga ni Papa ay magkaisa daw kami sa simba. Kaya lang, nasa malayo ako, kaya sila lang yung nagpunta sa simbahan. Yung kapatid ko na nakapulayan yung mag-drive ng multi-cup. Tanging video ko lang ang kami nagkausap ni Papa. Dahil nga nandito ako sa malayo, sa labas ng bansa. Masaya kami kapag kami nagkakausap. Usap, ang malungkot lang sa kabila niyan, malungkot kasi sabi niya, uwi ka na kasi alis na ako. Tawag kami ng mga kapatid, diyan lang kami magbanding sa video call. Kapatid ko kasama si Mama at Papa, ito yung time na sa panahon na nagkasakit si Papa, nag-usap-usap kami mga kapatid. Andyan si June's Vlog, Yankee's Vlog, Ginaline Albizu. Sila yung katimbang ko, mga kapatid ko na mabait. Tinutulungan namin, tulong-tulong kami sa pagbili ng gamot, ang gasto sa hospital para kay Papa. Sa hospitalization niya. So, sa tuwing nagasakit si Papa, yan, ilang beses na kasi yan nagbalik, paulit-ulit na pumabalik sa hospital. Ito na, yung last, nagkatawagan pa kami ni Papa, nag-video call pa, na nasa sa hospital siya. Pagkatapos niyan, umuwi sila sa bahay, at ganyan na siya. Lagi niya kami hinahanap ng kapatid. Gusto niya na umuwi na kami. So, nabidyo ko lang kami magkapatid, mag-usap. Diyan lang kami magkasama sa video call. So, pagsakit ni Papa, ito yung last time nakabitsukol ko si Papa, nakabitsukol namin si Papa sa nakausap pa namin si Papa sa hospital. Dito nag-start na hindi na siya masyado nakakakilala, hindi na rin siya makarinig kung ano yung usapan namin. Nakikinig na lang siya. Pagkatapos niya nung umuwi na sila sa bahay, nakalabas na sa ospital. So sabi ko sa mga anak ko, punta kayo sa bahay kasi nandun na si lolo ninyo. At ayun, nagpicture sila. Iba na talaga ang pakiramdam ni Papa. So nag-usap kami magkapatid. Last picture, ito yung last picture kasama mga anak ko, si Papa. Picture nila noong isang buwan. Nakakalungkot dahil malayo ako, nandito ako sa malayo. Ako siya nakasama. At dito na time, alaman ko na
Naghihirap na si Papa, nahihirapan na siya. So, salamat na lang din sa kapatid ko dahil nandun siya, nag-alaga kay Papa. Habang ako nandito sa malayo, ang dalawa kami. Tapos yung kapatid ko, umuwi siya. Nasa airport pa siya or nasa hotel pa siya. Nasa hotel pa yan siya. Tapos si mama ko umiyak na dahil sabi niya, hirap na talaga si Papa. Hanggang sa pag-iyak na lang ako, pag-iyak kami kasi malayo po ako, hindi ko makiusap, hindi ko makita si Papa. So this time, sakit-sakit na malaman kong hirap na si Papa habang ako nasa malayo. Lagi niya kami hinahanap. Mga kapatid ko, hanggang sa tuluyan na siyang naputulan ng hininga. This time, napakalungkot. Nung nasa malayo ka, tapos wala na si Papa. Hanggang sa pag-iyak na lang po, ang ginagawa. Dito ako sa malayo. Papa, miss kita. Sorry po. Uwi ako na wala na kayo. Ito yung mga kapatid ko na dyan, si Kuya, si Mama, si Ruben Pagayaw, si Jinaline Pagayaw, Jinaline Albizu, at saka si Kunanan Pagayaw Jr. aka Jones Vlogs. Ako lang yata yung wala doon sa wing ng Papa ko. Malayo kami. Andun sila, mga pinsan ko, mga auntie. Salamat po sa inyo.